So 2021, kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president. Hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. And hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam nyo, kasi I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never, ever asked me to run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati, nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na tanungin siya, tanungin niyo siya bakit. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president, he left me a document, 2 papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos, cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP.
Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for president and vice president. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung last, very last meeting namin. Dala niya yung document na yon. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for president. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, huwag nyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Tatakbo akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But there, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka 3 consecutive terms ka as mayor. Okay. So klaro na yon. May questions doon?